Okay, what's up, riders? Welcome back dito sa Dora DeFi Gaming. So, medyo tumaas tayo. Nag-1.5 yung MMR natin. So, balik tayo sa... nag-1.6 yung MMR natin. Nagbalik tayo sa 1.874. Ito, panoorin natin to. Talo tayo kanino. Bad trip. Pero nakasunod-sunod tayong panalo. So, ito, panoorin natin to. Ito yung tinatawag na timing. Timing. Tatimingan natin itong ano niya, itong sweep escape na Aqua niya, no? Timingan natin. Ah, tinimingan natin, no? All right. Wali, masyadong mabilis yung ano natin. Ulitin natin. Ulit. So, tatimingan natin yung ano. Ayun yung tatimingan natin. Itong Aqua na to. Ayan, yan yung Aqua niya, no? Ayan. So, okay. Round 1, skip. Round 2, skip. And round 3. All right. Double bull quark. Tapos ang vegetal bite, tapos ang cattail slap. Kasi alam kong round 3, usually, round 3 talaga usually uma-attack yung mga ganyan, yung, yan o, idle yan eh, idle target. So, pero pag hindi naka-idle yung mga ano mo, yung mga axi mo, titirahin niya yung plant. Kaya naglagay ako ng isa sa Nemo ko, pati sa Ronin ko. Ayan, tignan nyo. Kain na kain na lahat, diba? So, ang daming card nung bird niya, hindi niya mapa-attack-attack kasi walang target sa likod. So, hindi niya ma-burst itong plant natin. So, ayan. So, okay. Nag-gain energy siya dalawa, tapos nag-steal pa nga ulit ng isa. So, ang dami niyang energy ngayon. Pero nakuha natin yung isa dyan, pero nabawi din niya. Kaya, ayan. 6 energy siya ngayon, no? 6 energy. So, nakikiramdam siya, hindi pa rin niya binasag yung ano ko, yung plant ko. Ako rin nakikiramdam din ako. Actually, na ano yan eh, lalagyan ko dapat yung cattail slap yung ano ko, yung plant ko, pero hindi ko nalagay. Kaya dito ko na nilagay sa round 5 na. So, pinagpapahinga pa rin niya yung bird niya. Ang dami niyang energy, 6 energy. Hindi niya kasi, no, wala siyang ano eh, wala siyang target na ano eh, wala siyang ano to, yung sa likod. And, eto na. So, kahit mag-burst, hindi niya pang ma-burst yung ano, yung plant. Ito na ako na yung nag-burst, binurst ko na. So, na-timingan natin, timing lang talaga. So, ganito talaga sa Axie. Kailangan ng time. So, sa mga scholar dito, no, yung mga bago namin, at yung mga gusto mag-scholar, at sa mga bago sa Axie, ganito ang laro ng Axie. Kailangan ng timing, kailangan ng patience, kailangan mo rin makabisado yung kung ano yung paano mo mapapagana yung mga ano mo, yung mga card mo. Halimbawa itong Nemo, ayang Nemo ni ay nawala. Yung ayang Nemo to yung upstream swim, kailangan alam mo paano mo mapapagana yun. Yung risky fish din, kailangan alam mo paano mo mapapagana yun. Tapos yung tail slap, alam mo rin kung kailan mo ibabato yun, kung lalo na pag termi yung kalaban. And ganun din sa ano, yung cattail slap, alam mo din dapat kung anong gamit nun. So, yung cattail slap, pang draw card yun. So, ayan, dito natin tingnan, no? Saisahin natin itong mga ano ko. Ito, bulkwark. Yung bulkwark, itong bulkwark na to, yung nauna na yan, yung bulkwark na yan, eh, ano yan, return damage sa mga melee. So, usually, pag mga melee na mga ano, ng mga umaatake sa iyo, magre-return damage sa kanila ng 40%. And ito namang ano, vegetal bite. So gagana 'yan, kailangan ng dalawang plant card. O dalawang card lang. So okay, kahit hindi pala plant card, basta dalawang card. Dalawang card 'yung gagamitin mo. Hindi siya gagana, hindi siya makapag-steal ng energy sa kalaban kung mag-isa lang siya. At hindi rin siya makapag-steal ng energy sa kalaban kung ginamit lahat ng kalaban 'yung energy niya. And itong cattail slap, gustong-gusto kong gamitin to sa bug tsaka sa reptile. Kasi pag tumapat sa kanila yan, nagdo-draw cards ako. So napaka-importante ng draw cards. May mga card na lumalabas kada atake nila diyan sa cattail slap na yan, hangga't hindi namamatay yung plant natin. Etong sweet party, so yung sweet party kapag nasa harapan yung plant ko, hindi ko ginagamit. Ginagamit ko yung sweet party pag nasa likod yung plant. So, usually kasi may formation akong aqua, tapos plant yung nasa likod. Yung itong formation kasi yung ginagamit ko ngayon is plant, aqua. Malaki kasi yung energy na magagastos niya. Yan, 2 energy yung magagastos niya. So, masakit yan kapag ginamit natin. So,
medyo lugi kasi pag ano eh, masyado kang magastos sa energy, kailangan saktuhan lang yung gagamitin mo. Kaya madalas pag nasa harapan ko yung pag nasa harap yung plant eh ano lang ako, sustain lang, hindi ko na ano lang baga cattail slab tapos bulkwark tsaka vegetal bite, hindi ko ginagamit yung sweet party. Nire-reserve ako yung energy ko para dun sa dalawa kong aqua, lalo na sa Ronin ko. Lalo sa Ronin ko. Okay, so ito, sweep escape, gagana yung sweep escape, pampaspeed yan. Madalas tayong matatalo sa ano sa mga aqua tsaka sa bird, pero pag halimbawa inatake nila yung nabato natin yung sweep escape, nabato natin yung sweep escape tapos inatake nila yung itong aqua natin, itong Nemo natin na to, eh maano tayo, ma tayo sa next turn, next round tayo yung uuna hangga't hindi namamatay itong aqua na to. Okay, itong swallow ano to, life steal. So life steal siya. Kung ilan yung damage mo, yun din yung malalife steal mo. Mas kaya mas pag nagcritical to, pag nagcritical yung swallow, mas malaki yung return ng ano, mas malaki yung return ng ano ng life steal natin. So minsan nagki-critical yan. Pero pangit siya mag-critical kapag ano eh, kapag yung kinombuhan mo nito ng tail slap pag sa ano sa termi. Kasi minsan sinasakto-sakto ko lang sa termi para hindi na-stand. Minsan kasi nag critical tapos sinunod natin tong tail slap, masisira yung ano natin, masisira yung plano natin. Pero depende pa rin, depende kung halimbawa nag-critical to tapos kasunod to tapos kasunod ulit yung ano ulit, yung swallow ulit, pwede yun. Magandang life steal yun, magandang life steal yun. Okay, itong clam slash attack and apply attack to this Axie when attacking bug beast o ito. So pang ano to, pag beast bug sa amek yung atakihin natin. Medyo makatikat itong, malakas yung damage nito, parang baka nasa 146 ata ang damage nito, 146 ang damage sa mga ayan sa mek sa bug. Masakit yan kaya pag dalawang nga to, 146 146 kahit naka-shield sila makatiyan. Eh usually pag mga ganun kasi pag ano beast, hindi naman ganun kalakas yung ano nila, kalakas yung shield nila. Siguro si Bug, yung Bug may malakas na shield yan. Eh may malakas din palang shield yung ano yung beast, pero hindi ko madalas nakikita yun eh. Yung ano yung parang kahoy na tatlong kahoy na yun. Okay, itong tail slap, hindi rin gagana to pag single lang to, gagana to kapag meron ka combo. May kailangan mo mai-combo sa ano, sa kahit anong card. So, pwede makombo siya dito sa ano, kahit sino dito sa swallow, sweep escape, tsaka sa clam slash. Pwedeng dalawang tail slap din yung pang combo para mag-gain ka ng additional energy. So, napaka-importante ng additional energy pati ng draw card. So, kung maibabato mo 'to ng dalawa tapos naibato mo rin yung tail slap na draw cards na draw cards ka rin. So, 'yun, maganda 'yun. Medyo maaga-aga mo matatapos yung laro. May na-post ako sa yung ano, yung double animon. Tapos ko siyang in round 4 kasi nga na-chambahan ko yung tail slap, cattail slap, binato, tinira ko ng bug na card. So nag-draw cards ako tapos naibato ko rin to. Labasan na talaga ng cards ko. So round 1 binato ko na, round 2 basag na yung ano niya, patay na yung dalawang animon niya. Then yung bird na lang niya nasa likod, patay na rin agad. So, medyo maaga-aga, mabilis na tapos yon. Okay, so ito naman, ito single combat, hindi gagana ang single combat ng 2 cards na mag-isa o kaya 2 cards. Pero makatitong single combat kapag tumama to sa plant tsaka sa reptile. Masakit-sakit to kasi ano to eh. Ang damage nito pag ano may additional damage eh. So 75 yung nasira nga ako, nasisira nga ako dito minsan. 90 lang yung shield ng reptile tapos 75 tong binato ko, and nung tumama sa kanya 96 yung bumawa sa kanya, so nag plus 20. Kaya na ano, na stun ako doon. So masisira yung ano. Masisira. Basta to 2 cards ang 3 cards ang paggamit niyan, magki-critical siya. 177 kapag ano, 177 nito pag nasa aqua, pag nasa beast, pag beast yung may gamit nito,
ang damage nito sa plant 194. Pero pag ito pa maganda diyan, pag in-apply mo siya ng risky fish, pag in-apply mo siya ng risky fish yung 177, pag gamit itong aqua nagiging 212 siya. So ang gagawin mo diyan, iko-combo mo silang dalawa, risky fish tapos single combat. So 110 tapos plus 212, 300 plus na damage na agad 'yon. Masakit-sakit 'yon. Kaya kayang-kaya mag-burst na itong aqua na 'to. Basta may apat na gantong card. So, halimbawa, dalawang single combat, dalawang risky fish. So, iko-combo lang natin. Risky fish, single combat, risky fish, tsaka single combat. So, to know, maglalastan yung plant nun pag naka-October treat siya, isang October treat. Pag hindi siya naka-October treat, to know yung plant niya. So, yun. So, ganun yung ito. Yung risky fish, ang gamit naman nito is pang additional attack ang mangyayari dito. So ayan, apply attack to this Axie when attacking plant, reptile or dust target. So ayan, so sa plant, sa reptile, pati sa dust, pag ito ginamit natin, makatikat ito. Lalo ito, pag lalo na ito, pag ginamit na, pag dinagdagan natin na itong ano, ng single combat. Okay, so ayan. Hero's Bane and Last Stand. So, and Last Stand minsan mga ano pag ano ba para hindi na masusunog yung ano, hindi na masusunog yung kalaban natin. No? Nagana na siya. Ano ba tatlo yung ano niya, tatlong turn pa siya, tatlong turn pa yung magagawa niya doon kahit nasusunog siya. Basta hero's bane natin, punit agad 'yun. Patay agad 'yun. Ito naman itong upstream swim. Etong upstream swim, ano to, pa-speed to. Additional speed. Apply speed to this Axie for 2 rounds when combo with another aquatic card. So, gagana lang ito kapag aquatic card ang kakombo na ito. So, hindi siya gagana kapag, limbawa, itong upstream swim tapos single combat. O kaya kahit ibang card na ano. Kahit ibang card. Basta gagana lang siya pag aquatic, kapag kulay blue. Yan, kulay blue. So, ito, kung may bird kayong kalaban, kailangan nyo magreserba ng dalawang ganito para mauuna kayong titira lagi sa bird. So ganun ginagawa. Pag may bird akong kalaban, hindi ko nag-iipon ako ng card dito sa Ronin na aqua ko dito. Hindi ko siya pinang-burst. Ang pinang-burst ko yung itong aqua ko na to, itong Nemo. So pag may bird, ito pinapaubos ko agad, kahit itong swallow, kahit full yung ano niya, yung life niya, binabato ko na yan. Kasi ito yung unang atake ng ano eh, ng bird, kasi dahil yung speed niya mas mabilis. May mga pang ano eh, may pang yung bird kasi, di ba, may pang backdoor na yung pinakamabilis ng titirahin. So pag binakdoor niya, ito yung babackdoorin niya. Pero kapag kaya kailangan dito, malagyan ko siya ng ano, ng shield. So kahit 30 shield yung mailagay ko, siya una maano niya, hindi siya mamamatay. Pag wala siyang shield, tunaw siya talaga agad. Okay. So ayan, ito yung AAP ko, ayan yung mga tutorials, tips and strategy para dun sa AAP na ganitong combo. Itong ano ko, itong beast ko, medyo pangit. Actually butaw lang to. So pero medyo matagal dumating yung ano dito, matagal hindi nagagamit tong ano, sayang tong swallow na to. Kung napalitan tong swallow na to ng ivory, napa-last nito, napaganda nito. Pero wala eh, manipis kasi to, usually hindi na nakapag life steal to. Kasi manipis din yung buhay niya. So okay, that's it. So sa mga bago dyan sa aming channel, don't forget to subscribe, like this video and comment down below. Kung may mga gusto kayo, may mga questions kayo, kung may mga tanong kayo, kung gusto nyo mag-scholar, magpa-line up kayo sa amin, may mga scholarship kami ina-award sa mga diehard na subscriber namin dito sa YouTube namin. Okay, no? Oh, that's it. Bye-bye. God bless. Stay safe.